Buday po mga kasurvive. Meron po ako sa inyo ipapakita at ituturo kung paano po mabaklas ng filter dryer core sa isang system ng package unit na ang capacity niya ay 35 tons. Nandito po sa loob ang filter dryer core. So ito po yung ipapalit natin. Nandito pa sa loob. So nakasilyado pa po siya. Ang gagawin po natin pasisingawin po muna itong pressure dito sa loob para po mabuksan natin ang maayos at hindi po sumambulat. So kailangan i-release muna ang pressure. So kailangan pong i-sarado po muna natin ang king valve na tinatawag ito po. Ito po kailangan pong may sarado muna ito. Yan, ito po isasarado natin mamaya. So isarado ko na siya. Isarado muna ito dahil po ito ay liquid line solenoid valve ito. Yung pressure dyan banda sa papuntang liquid line, papunta ng evaporator ay hindi na pupunta rito dahil nakasarado na ito. At saka po ito dito, nakasarado na rin ito. So ang pressure galing sa condenser ay hindi na rin siya pupunta dyan. So nandito na lang ang pressure, kailangan pasingawin natin para mabuksan natin po ito ng maayos. Gagamitan po natin siya ng manifold gauge. Ilagay natin. Yan. Nakalagay na po siya. I-release ko na po yan. Sa labas lang. Yun. Ayan po. Ibuksan po natin ito. Ito lang po. Maubos po ang pressure dyan. Yan lang. Ito na po siya na bawasan po na ng mga balls niya. So ito po ibabaklasin na natin. Ito na siya. May spring po yan sa loob. Yan. Ito po siya. Yan. Yan po ang spring niya. Ito po siya, baradong-barado na po ito. Ito siya. Ay, grabe ah. Nakikita na, ipapakita ko po sa inyo kung paano siya nagbara. Ayan o, dahil pong aribaba o. Nasira, ay, uy, grabe. Ayan po o, nalaglag. Ayan, dami o. Uy. Ito po, saradong-sarado na po o. Wala na po siyang ano. O, halos masira na nga po ito. Ayan o, lumusot na o. O. Barado, wala na pong makita sa, wala na pong makadaan. Kaya nangyari, nag-low pressure siya dahil wala nang mag-supply na pressure or freon papunta ng evaporator. Kaya mag-alarm siya sa low suction pressure. Ito po nagbarado, tsaka ito rin po, marumi na rin. So ito pong papalitan natin. Ito po. Meron po tayong bagay ganito. So, linisan po na. Uy, grabe ang dumi. Dumi. Ito pa ang loob niya. Mapakita ko sa inyo. Ayan pa ang loob niya. Dito lalabas. Diyan banda ito. Yan. Yan. Tapos doon. Doon siya papasok. So ito po ang nagbarado sa halos wala na pong makita. Wala na pong lumakalabas na pressure dyan. Nagbarado. So ito po kailangan kong linisin muna. Na ipipressurize ko ito. Ito po ang tinatawag na filter dryer core. So ito na po siya mga kasurvivo. Malinis na po. Nakikita na yung true intro na po. Pagka nakita nyo ang screen niya, makikita nyo na sa kabila meron na. Kanina po, wala po, barado po yan. Ito po. So ito po, ilalagay natin yung bagong filter. Yun. Ito mga panya. Mga gasket niya, ito po. Ito pang bago. Ito po natin yung lalagay. Meron na siya. So,
dito. Yan, ito po yan. Kulang po ang dalangga speed. Oh. Wala po. So, pwede pa naman po itong isang to. Lagyan natin dyan. Lagyan natin dito. Ito nga siya. Yan, ito po siya. Then, lalagay po ito. Ito ay papalitan natin. Ito po ay papalitan ko. Ayan. So, lalagay ko yung bago. Ayan. Ayan po. Then, ikutan natin. Ganyan lang po kasimple. Ganyan po yan. Lagyan natin ang bagong gasket yan. Ganyan talang isa para para sa seal talaga. Sealado. Ayan. Then, lalagay ito po. May itanda na siya. Ito po. Lalagay natin. Yes. Ayan. Then, lagyan ng kabras ang isang tornilyo sa kabila para magpanama sila. Yes. Natin ilalim kabila. Kailangan pantay-pantay po ang pakikwit sa mga ganitong may pressure ang system. Hindi pwedeng dito ka diretso makikwit, mali po yun. Tapos nandito naman hanggang sa lumapat po yan, then yun, doon kayo makikwit na ng maayos. So po ang gagawin natin ngayon, ang susunod na gagawin natin po, dahil po napalitan natin ito ng filter core, filter dryer core, ilalagyan po natin ng pressure, bubuksan natin ito, itong king valve po, bubuksan natin para magkaroon ng pressure at may release ang natitirang hangin, kasi ngayon po may hangin po siya sa loob. So ang iba naman na paraan dyan, pwede mong i-vacuum na lang na hindi mo sila lagyan ng pressure, pero mas okay na naman na i-pressurize mo itong lugar na ito, kasi sarado naman po doon sa area na yon na papunta ng evaporator. Ito po yung liquid line. Yan po. May side glass po. Ayan o. Yan pa, side glass po. So lalagyan po natin ng pressure to para i-release ang hangin dito. So buksan ko po muna ito. Ito po, dandahan lang bukas. Ayan. Maririnig po natin yung sirip ng hangin ay ng pressure. Todo. Ayan. Bukas na po yan. Okay. 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 So, nakalabas na po yan. I-release na po natin. Ayan. Okay. So, wala na po. Ang susunod po natin na gagawin ay mag-leak test. Siguraduhin natin na wala po siyang leak. Sarado lang to. Ayan. Okay. Ang leak test po, gamitan natin ng sabon. Okay. Basahin po natin ng tubig. Bumula po yan. Tingnan po natin ang lahat ng fittings kung may leak o wala. Kasi mayroon na. Siguraduhin po muna natin. Basta may bumula dyan, problema tayo sa bandang huli. Ay, salamat. Wala. Dito po. Dito. So, wala rin. Nakikita naman po yan kung may leak kasi bubula po yan.
Ito, so may linis na rin po ito. Ayan, bago po ang kanyang filter dryer core. Napakaganda po ng takbo nito. So ang kaya naman po pinalitan dahil ang problema niya is ano, low suction alarm. So wala na pong kukunting-kunting-kunti na po nakakarating na pressure papunta ng evaporator. Hihigupin po ng compressor yan. So mag-alarm nga kasi po may mga certain value po. May mga set point po ang mga pressure switch natin. So ganun po yan. So wala namang clear naman. Oh, walang leak. So ganun lang po. Ngayon po ay nakabukas na ito. Itong king valve na tinatawag. Yan po ay tapos na ang trabaho natin. So magpapaandar na lang tayo. Magdagdag ng konting pre-preon dahil sa may pinalabas naman po tayo na konti na pressure. So sasarada ko na po ang king valve. Sunday lang, ilipis mo lang po natin po. Mamaya. Wala na po. Nagkaroon po ng konting leak. Mahigpitan naman po yun. So at least kita ko. At least nakita ko siya sa future, walang problema. Okay. Okay na po ito. Double check. Mayroon po na. Yan po ay napaka-importante dahil okay, bukas na po yan. So ibig sabihin ito po, nakabukas. Nakaganto. Ito, ibig sabihin sarado. So yan po bukas. Okay na po, tapos na ang trabaho. Medyo maganda po ang kinalabasan at walang naging mga leak. Ito po ang unit niya. 35 tons po yan. May tatlong pan na condenser pan. Ito yung condenser niya. Ayan po. So yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay meron po kayong nakuha ng konting idea or technique. Maraming salamat din po sa lahat ng aking subscribers. Yan lamang po.